aking ipinahahayag na sa kadahilanan ng pagkapasok ko sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, ay naghandog ako ng isang mahalagang panunumpa sa ngalan ng bayang tinubuan at sa harap ng isang kagalang-galang na kapulungang itong katipunan. Nagugugulin ang lahat ng maigugugol at lahat ng mga minamahal ko sa buhay sa pagtatanggol ng kanyang banal na kadahilanan hanggang sa abuting magdiwang, sukdang ikalagot ng hininga. Sa bagay na ito, isinumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kanyang patnubutan at mga kautosan. Sa katunayang ito, aking itinala ang aking pangalan ng tunay na dugong tumatakbo sa aking mga ugat sa pahayag na ito. Kumusta ka, Andres? Mabuting mabuti ko. Lumatak sa aming isipan ang parehong nilibir. Dr. Rizal, nais ko lamang maunawa sa parehong nilibir ang karmado ni Magsikat ay hindi nagtatagulat. Dahil hindi patali ang istorya ng daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan natin armasan ang ating mga sarili. Ulit lalo, yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga kasalanan. Yan ang kailangan natin balikin sa ating bayan. Pinapakilala ko sa inyo ang ating mahal na ina, Teodora Alonzo, at ang aking mga kapatid, Maria Narcisa. Magandang hapon po, mga binibini! Maraming salamat, mga iho. Nanay, kamusta ang buhay? Mabuti. Si tatay? Mahina na ang tatay mo, Pepe. Si Leonor, ang aking mahal na pinsan, kamusta na siya? Oh, bakit bigla kayong natahimik? Si Leonor, pinilit siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Ni ba't alam mo yung Pepe? Ngunit hindi siya naging maligaya. Naaalala pa kaya niya ako. Pepe, patay na si Leonor. It's something that matter. Why are you so quiet? I've been thinking how lucky you are. No, Miss Josephine. I cannot. It is too late. Then it is time for us to go. Thank you. Wait. No. You must not go. I love you, Josephine. Dr. Sersa, what are you saying? Mabuti naman at tinanggap ninyo ang aming panyaya na pumunta kayo dito sa lalawigan ng Cavite, Supremo. Wala nang katipunan sa Maynila, pero dito sa Cavite, buhay pa ang himagsikan. Minabuti kong pumunta sa lalawigan ng Cavite. Dito natin ituloy ang himagsikan. Tatapating ko kayo. Hindi ko na may babalik ang inyong palina. Kinalulungkot kong bumiyahe kayo ng malayo.
Dr. Rizal, maaari ka bang makausap pagkatapos ng hapunan? Noong araw na lumabas ang balita, 4 na taon na ang nakaraan. Tinatagal ng iyong kasamahan ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. At inaamin ko, ako'y miyembro rin ito. Kami ang bunga ng inyong mga libro. Ikaw ang kinikilala ng inspirasyon, Dr. Rizal. Hoy, Ninjo, saan ka pupunta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Daan-daan sa pagkalaw, Ninjo. Sedula. Saunay nga. Hilaria. Hindi ka makatulog? Siguro may nakain lang ako. Sige, matulog ka na. Yung malalim ang iniisip mo, may hiniling ka ba? May pagtatapat ako sa iyo, Hilaria. Ako ang kapitan ng munisipal ng Cavite, El Viejo, Pinlalong, Aristo Hill. Hilaria, sana akong mason at kasapi na rin ako sa katipunan. Ako ang pinuno ng katipunan dito sa Cavite. Naniniwala ako sa iyo, Mio. Marislo. Masamang balita, Andres. Napag-alaman ng mga Kastila ang Laliga. Dinatip si Rizal. Andres! Dr. Rizal! Ikinalulungkot kung sa ganitong pagkakataon tayo makakapag-usap. Naghahanda na ang mga kasama natin. Agad ka namin dito. Nalalapas ako dito. Yung sa parang pagtakas. Hindi ito ang pagkakataon para ikala ng patas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuwina ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal. Dadanak ang dugo. Gustuin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres. Magpapahamag ka naman dito. Kapag nanabili ka dito, paano na ang mga inumpisahan ng dama? Sige na, Andres. Sige na. Sa pagkatakip kay Rizal, ano nang mangyayari sa Laliga? Tiyak, dadakpin ng mga prale ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi! Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay, mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Andres, anong kailangan sa anak ko? Ah, wala po siyang nagalas. Sinamahan niya lang po ako. Sigurado ka? Opo. Bueno, nasabi ko na gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Sige po. Salamat po. Sige. Marami pong salamat. Magpapaalam na po kami. Parang awa niyo ng padre. Maaari lang po mahingi ng kasing sahod. Natungkuhan ako kasi hindi sumasahod, padre. Kailangan namin din mabuhay at buhay ng aming pamilya. Awa! Sino ba para amunin ang pamamalakad ko? Sinabi kong hindi pwede! Walang iya! Kulo ang demonyong ito! Kayo ang demonyo! Magnanakaw! Manggagaasa! O umatay tao! Kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa mga utos ko, mga indyo! Iilan na ba ang bilang ng mga kasapi?
mga 300 sa buong Maynila, sa buong bansa. At paano natin maisasagawang himagsikan kung 300 lang tayo? Isang taon nang nakalilipas, napakabagal naman yata ng pagkalat ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat na impormasyon sa layunan. Kuya, bakit hindi na lang ikaw muna sa kinasan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa pagdalo nyo sa pagpupulong na ito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Narito ang kasamang Emilio Jacinto para pangunahan kayo sa pagsanib ninyo sa katipunan. Muli, maligayang pagdating. Buenas noches, Padre. Dogit kriyo kambyo, el kakambotronios. Kila mayorias, estereya faro, alam si mera. Duda ista dinaludwaba. Indas tiguro informasyon. Pero robiento, espero yay trente. Espero kalo alabente, in Diyos. Kuya, napasugod ka. Anong babala? Hindi mga narinig kong plano ng mga regulasyon at kailangan mag-ingat tayo at pag nagkagod ang pagkakitaw matatama. Paano mo nalaman ang tuko sa revolusyon na sinasabi mo? Karamihan sa mga kasamahan ko sa Jara de Mafia, ang mga rebelde. Sus Maria Joseph, bakit di ka magsabi kay Governor Silio? Sabihin ninyo sa mga pinuno ng konseyo, napatawag sila ng Supreme. Kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayong makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pag-uubay ko sa iyo ang gagawin kung ano ang napakarami na ang biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ng ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Lapas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang kanyon at baril ng mga Kastila, lalaban tayo. Hindi tayo magpapalupig, tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan, tayo ang nagmamay-ari ng lupang ito. Sa atin ang bayang ito, punitin ang mga sedula ninyo. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang supremo! Mabuhay! Tatlong daang taon niyo kaming inalipin!
Dahil sa di pagsunod sa ating Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay ng ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Siguro din hindi sila magiging handang sa ating plano. Hindi natin magagawang gusto natin kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio. Bukod sa Kastila, magiging kalaban natin pati ang katipunan. Dakpin si Andres Bonifacio. Andres at Bonifacio, kayo ay hinahatulan ng kamatayan. Sinong nagsabi ng hatol na yan? Ipagpumanin mo lang kapatid, tumutugon lang sa utos. Malawbahata na ha. Mabuti siguro tapusin ko munang buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patayin ng nakatalikod! Buhay ang aking inalay para ipaglaban ang ating kalayaan. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa